Alice. Ewan ko naman kung saan napunta yung sakit ng ulo. So, yun. Salamat sa Panginoon. Of course, we know na ngayon ko lang narinig yung matabang lupa pala itong katawan natin, kaya maraming tumutubo. So, gustong-gusto ni Satan yan na taniman. Kasi, ang Diablo ay mahilig magtanim sa hindi kanya. So, salamat sa Panginoon at sabi ko nga lahat ng bagay na nangyayari ay talagang kailangan mangyari at meron yung dahilan na para pa rin sa ikabubuti ng bride. So, lahat ng bagay ay nangyayari, no? Pati itong COVID-19 na ito, I do believe with all my heart, hindi yan binigay na walang ibubunga sa bride. At unti-unti na natin nakikita sa patuloy na pagpapahayag ng Panginoon. At salamat sa Panginoon. Oh, kasama natin si Sister Mirna. No, dati ay hanggang live streaming, pero ngayon ay live. Nawala na yung streaming. Si Brother Edgar nandiyan na kanina, Oh, at this is really a better time for us na tayo ay makabalik sa paglilingkod sa Panginoon. Of course, magandang mga pangyayari bagamat minsan hindi natin lubos maunawaan tulad nga ng testimony ni Sister Alice. Sa aking bilang tao, high blood na ako noon. High blood na ako noon. Kung talagang kung ano-ano na yung talagang hindi lang 45 na ang aking labi sa time na yun, kundi submachine-gun na. Pero salamat, napaka ano, parang as usual, no? Kasi nandun yung ano ng Panginoon, yung kanyang ibinibigay sa atin lalo in this day, no? Ganon din si Brother Noli, napaka ano, napaka kampante rin niya. Sabi ko, maganda, oh. Na, kaya Brother Noli, nung nanonood ka, tumatawa lang siya, oh, very ano, very calm. So it's good, you know? It's meron ding mensahe yung nangyari. Sabi ko nga, smooth yung takbo ng sasakyan hanggang sa dumating yung time na ito ay nahaluan ng hindi nararapat, kaya nagkaroon ng trouble o aberya, di ba? Pero nung alisin lahat yung idinagdag na hindi kasali doon sa smooth sailing, ika nga, ay balik siya sa normal. At doon tayo pumupunta actually. So, sabi ko, it's also timing, timely, dahil yan naman yung ating nakikita at yun ang ating pinagpapasalamat sa ating Panginoon. At totoo yung testimony ni Sister Gemma, maraming ano ngayon yung parang desperado, yung parang hindi na nakakayanan yung mga negatibong epekto ng pandemic na ito, at karamihan diyan ay doon na pumupunta sa worst na decision, at yun yung pagkikitil sa kanilang buhay, no? So, i-expect natin yan na mangyayari. Pero salamat sa Panginoon, tulad nga ng ating pinag-uusapan dito, ito ay way, pinahintulutan ng ating Panginoon upang lumabas yung kinang nung kapahayagan na tinanggap ng bride sa uling panahon. Kasi ang mensahe ay hindi nananatiling letra.
'di ba? Hindi rin nananatiling tinig na umaalingaw-ngaw lang sa ating pakinig. Oh, sabi ng prophet, ang letra ay kailangan magkaroon ng realidad. At pag ikaw ay nakakita ng maliwanag sa kaganapan ng salita na ito, yun talaga ang magbibigay sa iyo ng exceeding joy. Yun ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Yun ang magbibigay sa iyo ng tinatawag na kapahingahan. Anong ibig sabihin ng kapahingahan? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nagagalaw, hindi ka nakikilos, kundi gumagawa ka man, pero alam mo na yan ay magiging magaan. Kasi nga, parang ang Panginoon, tinignan niya yung beginning at saka ending, nakita niya yung dulo na sabi nga, makikita natin mamaya, sabi ni Lord, it is well done. So, nandito pa rin tayo sa ating topic. Sabi ko nga kay Brother Eric, napakalawak kasi ito na topic, yung transition from death unto life. Napakaraming anggulo. Pero salamat sa Panginoon na patuloy din na binubuksan, patuloy niyang binubuksan ang ating kaunawaan upang lalo nating ma-appreciate itong ipinagkaloob ng Panginoon sa atin in this day. Of course, hindi lahat. No? Ito ay talagang para lamang sa elect. Oh, at of course, maraming beneficiary. When I say beneficiary, maraming mag-benefits dito sa paglalagay ng Panginoon sa kanyang bride, sa kanyang perfect position. No? So, yun ang ating muling tatalakayin. Oh, of course, sa mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan, konting tiis-tiis lang muna. Sabagat I do believe with all my heart, babalik pa rin naman sa hindi na new normal. Iba na talaga yon. But of course, yung karapatan o yung kalayaan natin na pumunta sa church ay babalik pa rin naman ng ating Panginoon. Of course, ang daming ngayon lang sa panahon na ito talagang nag-boom yung mga fake news, no? At marami, even in this message, ang daming sumasaw-saw, no? Ang 666 ay yung vaccine, etc. Nakakapagod na. Ibig sabihin nga lang, wala na talagang maisip, magawa ang mga tao, kundi mag-speculate, no? Yung sabi nga ng prophet, nagpe-presume na lang ang mga tao dahil sa kakulangan ng kapahayagan. At yung presuming, sabi niya, ay adventure without authority. Habang nandun tayo, mga kapatid, mananatili na para bang hindi tayo sigurado. Tulad ng, I'm not saying na mali yung pangangaral na, oh, magbalik loob na kayo, di ba? Magbasa kayo, makinig kayo. Actually, yes, in our in the beginning of our journey, mahahalagang mga bagay na yon. But it's no longer time just to read and hear. It's time now to speak, to claim kung ano yung very essence ng revelation na binigay ng Panginoon sa atin in this last day. So napakahalaga yung transition, yung pag-change ng hindi lang dispensation, kundi yung condition. So I want to read Mark 11:21 hanggang 24. Ito ay mga gasgas na, ika nga, na mga pangungusap ng Panginoon. Pero habang ito ay ating binabalikan, lalo itong nagiging mas malinaw at mas malawak sabagkat binigyan nga tayo ng Panginoon ng malinaw na pangunawa.
Sabi niya rito, of course we know what happened doon sa pasimula, kinurse ng Panginoon yung fig tree dahil wala siyang nasumpungan na bunga. No? So, doon pa lang marami ng mga speculation, ano ba yung bunga? No? Bunga, sabi ng iba, ay yung inakay mo sa church. Kaya kung wala kang inakay sa church, wala kang bunga. Hindi ka sumpa-sumpa kung wala kang inakay sa church. Kasi ang thinking ay paramihan. Yung iba naman, isusumpa yung walang bunga, ibig sabihin yung nakikitaan pa rin ng kamalian. Hindi po rin ganun, kundi ang sabi nga ng prophet, ang bunga ay yung mori, o yung teaching. At ang teaching na yan, hindi lang din naman mananatili yan na doktrina, turo, but it's now a life form. Hindi na siya doctrine form, hindi na siya teaching form, kundi life form. Pag sinabi nating life form, yan ay manifestation. Pagbalik nila, naalala ni Peter. Oo, yung sinabi ng Panginoon regarding that fig tree, kaya ito yung kanyang sinabi. And Peter, calling to remembrance, saith unto him, Master, behold the fig tree which thou cursed is withered away. And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, hindi po yan mountain ng labahan, sabi ng isang pastor, bundok ng problema, bundok ng labahan, dagdagan pa natin, bundok ng paninda, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. Kaninong authority yon, mga kapatid? Authority ng Diyos yun. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when ye pray, believe that you receive them, and ye shall have them. Sa Romans 8, Romans 8, 31 hanggang 32. What shall we say then? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, para sa ating lahat, how shall he not with him also freely give us all things? Lahat ng mga bagay. So, madalas ginagamit ito na scripture para ituro sa mga tao ang mga bagay na patungkol lamang sa buhay na ito. Kasi actually yan ang problema ng tao. Paano niya i-sustain yung buhay niya habang narito? Which is, yan yung ating thinking before we have this revelation. Paano mabuhay dito sa mundo? Laging nandun yung katanungan. Di ba? Paano mabuhay? Paano makapag-aral yung mga anak? Di ba? Paano? Ang daming tanong. At ito yung sinagot ng ating Panginoon, at yan din yung kadalasan na ipinapangaral. Tama po ba, mga kapatid? Para magkaroon man lang ng kapanatagan ang mga tao. But later on, we will see, hindi lang, mga kapatid, ito patungkol sa mga bagay sa life journey natin dito sa buhay na ito. Which is, yes, it's a part. Pero sabi ng ating Panginoon, meron pang better things. Meron pang higit na mga bagay
kaysa sa mga bagay na ito. Sabi nga ng ating Panginoon, huwag niyong problemahin yung bukas. Ang bukas ang mamroblema sa kanyang sarili. Diba? Ibig sabihin ng Panginoon, hindi kailanman niya tayo pababayaan to begin with sa natural needs, sa physical needs. Pero hindi yan, mga kapatid, I will tell you, hindi yan yung primary na objective ng Panginoon na ibigay sa iyo. Secondary lang yan. Pero kadalasan, yan ang prioritize at yan ang naaabot na tatanaw lang ng tao. Pero mamaya makikita natin, may mga better things na kalakip ng all things. Na dati, hindi nga natin malirip, hindi nga natin lubos ang maisip na yan ay possess na natin ngayon. Nasa atin na ngayon. Di ba? Minsan lang, hindi natin alam gamitin. Pero salamat sa Panginoon with this, yung nangyayari ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon para i-exercise natin, gamitin natin yung binigay na niya sa atin. Wala namang ibang gagamit. Sabi nga ng pangangaral dito, hindi naman gagamitin sa millennium yan. San gagamitin? Dito sa ating panahon. Di ba mga badid? So this is part of our topic, from life or from death unto life. You possess everything. Sabi nga ng ating Panginoon, mag-gain mo man ang lahat ng mundo. At the end, you will lose your soul. So tignan natin ano ba yung pinakamahalagang bagay na i-prenubide ng Panginoon sa atin in this day. Amen. Now, so napakahalagang bagay. Sabi nga ng nabasa natin sa Romans, walang bayad. Freely. Kasi to begin with, it's yours. Think of it. Hindi nyo naman iningi yan na, Lord, bigyan mo ko ng ganito. It's yours. It's your possession. To begin with, quinicken lang ng Panginoon yung ating understanding na to begin with, yan ay ating possession. Para sa iyo yan. Diba? It's good. Amen. Then, at the end of the day, makita natin, sabi ni Lord, it is well done. Yun yung greatest words, amen, na ating maririnig pagdating sa time na yan. Now, sabi ng prophet, now, along this journey, he promised to supply everything that we have need of. Kaninong pangako? Di ba? Hindi lang yung basta pangako ito ng lalaki na nanliligaw sa kanyang nililigawan na dalaga, which is, yan ay reflection, just only a reflection of the reality. And then he used the scripture. Whatsoever you will ask the Father in my name, that will I do. Whatsoever things, Mark 11:24. Whatsoever things you desire when you pray, and pray is declaration. You declare it. Alam na natin ngayon what is the real meaning or the way of a prayer. Alam lang natin na prayer noon, lulod ka and then you have to beg. Sabi ng prophet, you don't have to beg. Amen. Speak it. Believe you receive it. You shall have it. He gave us the strongest weapon that there is in all the world, and that's prayer. Prayer is what changes things. Anong ibig sabihin? Hindi yung mind ni Lord ang magbabago.
kundi yung kinalalagyan mo. Di ba? Because God never changes His mind. Magbabago lang yung kinalalagyan mo. Maybe, iba yung direction mo. Ang direction mo ay yung pagka-pariwara. Pero i-change ng Panginoon. Because to begin with, hindi ka naman para doon. Oh, alam ng Panginoon yun, hindi ka para doon to begin with. Amen. But you know in your heart, hindi ka rin naman talaga doon, and that's the reason why you speak. Ba mukhang hindi dapat ako rito, ah, di ba? Sa natural, di ba naliligaw ka? Hindi dapat ako rito, ah. Anong gagawin mo? You have to U-turn. Kasi alam mo, hindi ka doon. Hindi yun yung daanan mo. Pauwi sa inyo. Mahirap yung pauwi ka na, naliligaw ka pa. Yun lang ang ibig sabihin. The Christians doesn't realize what a force he has when he kneels on his knees before Almighty God in the name of Jesus Christ. He doesn't realize what power that is. If the people could only realize that what is given right unto them, anything that you ask for will be given if you can appropriate the faith to believe it. For God's word is true. God's word will defeat Satan anywhere, any place, any time. When Jesus was here on earth, I believe he was, well, he was Emmanuel. God was in Christ reconciling the world to himself. So all the great qualities of the Father was in Christ Jesus. Jesus Christ, the Son, when he was here on earth. All the Father has was His. And all the fine gifts that's in God is all that was in Christ. And all that was in Christ, we know, is in us. But when He met Satan, He never used any of those gifts. No need. Totoo ba na yung bato kaya niyang gawing tinapay? Pero hindi na niya kailangan gawin. Di ba mga kapatid? Alam ba niya na pag tumalon siya, may sasalo sa kanya? Alam niya, mga kapatid, pero hindi niya kailangan gawin. Oh, alam ba niya na sa kanya lahat yung to begin with? Yung ino-offer ni Satan, sa kanya na yun to begin with. But not the civilization. Oh, di ba? Ano na ng tao yun? But sa kanya naman talaga to begin with, lahat yan. Pero hindi niya pinatos o hindi niya pinatulan si Satan, sabi ng prophet, na natili lang siya, calm, kasi alam niya kung ano yung kanyang possession to begin with. Hindi na niya kailangan na gumamit ng power for himself. Amen. Di ba? Kaya nga sabi ng prophet, just stay who you are and then settles it. Isipin mo lang yung ano ka, hindi mawala sa isip mo. Ang sabi nga ng prophet, you don't have to cast out Satan kasi yung very presence mo lang, do you think makakaubra si Satan? Hindi po pwede, mga kapatid. Basta stay, sabi nga ng prophet, the key there is just stay what you are. Diba? Sapat na yun. At kailangan doon, of course, ay yung malinaw na pagkaunawa. So lahat pwede, but hindi niya, he never used that power, sabi ng prophet. Okay, sabi niya, so nasa kanya lahat ng qualities. But when he met Satan, he never used any of those gifts. He just to be your example. He brought it to where the very weakest of Christians. Ano yun? Yung mga bagay dito sa mundo. Actually, when Satan said, yung bato gawin mong tinapay,
ano yan, natural needs. Diba? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, rinesbakan niya si Satan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Every word. And that every word, mga kapatid, na pag-usapan nga namin doon sa Nueva Ecija, sabi ni Lord, I am that bread. Diba? Hindi literal na bread. Because yung literal na bread, yung kumain rather ng literal na bread, hindi nga gawa sa bakery, galing sa langit yon. O kumain sila sa ilang nangamatay. Pero sabi ni Lord, kung sino man ang kumain dito sa bread na ito, kailanman ay hindi na magugutom, kailanman ay hindi na mauuhaw. Sino yung bread? Diniin niya, mga kabadid, maliban na kainin, yung flesh. Ano yon? Hindi naman literal na flesh. Ano? Ipartake mo, paniwalaan mo, tanggapin mo na ang Diyos ay nasa laman. Maliban na kainin o tanggapin, paniwalaan na ang Diyos ay nasa laman, mabubuhay kayo. Eat there, hindi naman literal, kundi eat is to partake, and to partake is to believe, is to accept. Amen. Ano pa? Inumin yung dugo. Ano yon? Amen. I-receive yung very life of that blood. E dalawa yan. Mechanics and dynamics. Oh, I am the bread of life, sabi ni Lord. Amen. Maliban na kainin ang laman, inumin ang aking dugo. And later on, amen, yung bread na yan, mga kabatid, ay pinutol-putol. Showing na yung body na yon in this day ay hindi na one man, kundi many-membered body. And that's the bread in this day. Oh. But by every word. And that word, ay bread. Oh. Hindi makain, hindi kain tanggapin, because that word became flesh. Yun lang ang way para magkaroon ng life. Oh. Sabi ng ating Panginoon, if you don't believe that I am He, sino yon? I am He, the Word made flesh, you will die in your sin. Di ba mga kabatid? It's wrong, but that's the reality. Amen. So yun ang weakest, yung talagang itunutulak ng diablo sa tao. Kaya kung hindi natin ma-realize yun, ano tayo eh? Magiging, ano tayo niya? Victim. Pero salamat na lang, alam na natin ngayon. Oh. Satan, we know now who we are. Amen. We are the Word made flesh. Now, he had the power right then to rebuke Satan and send him away. But what he did, he never referred to any of his power. Amen. In other words, he never used his power. Hindi, inano lang niya, inano lang, i-prenich lang niya, binuksan lang niya yung tinatawag na word, yung kanyang identity. Amen. Pansinin nyo, di ba mga batid? Lahat ng, actually tatlo yan, yung material needs, yung isa ay popularity. Di ba? Yung isa naman ay yung power. Di ba mga batid? Yung power of yourself. Lahat yan, tinest sa kanya. Pero anong sagot ng ating Panginoon? Lahat solid. Ang sagot lang niya ay yung kanyang identity. Di ba? Ang sinagot kay Satan ay walang iba kung di yung identity lang niya. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God.
And he himself was a word that proceeded from the mouth. Ibig sabihin, siya ay product ng tinatawag na spoken word. Let there be, and that form was materialized. Oh, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Don't tempt. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Amen. Oh, sinagot din niya, di ba? Sabi ng Diablo, kahit tumalong ka rito, sasaluin ka. Diba? Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Di ba? Oh. Di ba? So everything na sinagot niya yon, wala namang ibang pinantapat na hindi na gumamit ng power si Satan. In-identify lang niya kung sino siya. Ah. Oh. At yun daw ang ating example. Malaman lang natin who we are in this day, it's more than enough. Because all things, mga kapatid, tulad ng ating nabasa kanina, sa natural things ay prinubide na ng ating Panginoon. Oh, another quote I want to read. When you get saved, of course, we know now what it means, because if you are saved, you are always saved. When you get saved, Jesus just takes and hands you a checkbook to last you all through life's journey. No, sa natural lang, kapal na ng cheque yan. Diba? And his name's signed at the bottom of every one of them. Blank check. May sign. Whatever we need of, have need of, you ask the Father in my name, it will be done. Just sign a check. Pansin ninyo, di ba? Kailangan daw, isign mo rin. Kung sinign mo yung check, ibig sabihin pala, joint account. Just sign a check and send it up there. Amen. Are you afraid to sign one? Hindi, mga kapatid. Because why? Amen. Yung nakalagay na name dyan ay isang name. You know what it means? Nagkaroon na sila ng union. They are no longer twain. They are one. So lahat ng kailangan natin dito, it's yours. Oh. Kailangan lang siyempre i-claim mo. Oh. 'Di ba? Mahirap doon yung two classes of people na merong account sa bangko, hindi naman marunong mag-withdraw. Yung isa naman marunong mag-withdraw, wala naman siyang account sa bangko. 'Di ba? Sabi nga ng prophet, kailangan both. Marunong kang mag-withdraw, marunong kang meron kang account to begin with sa bangko. So, in other words, lahat ng kailangan natin in this life journey ay provided ng ating Panginoon. Amen. Sa isang quote, sabi niya, ito, God is true to His promise. No matter what He has to do, kung ano yung kailangan niyang gawin, gagawin ng Diyos. Gagawin ng Panginoon. Anong gagawin niya? Bankrupt the heavens before He would let His word go defeated. Ang tanong, kaya bang i-bankrupt yung heavens? Pero kayang gawin ng Diyos. Para lang yung word niya, mga kapatid, ay hindi matalo.
Oh, pansinin niyo mga kapatid, ano yung word to begin with? Who we are in this day. Oh, in other words, lahat ng needs o anuman yung kailangan i-manifest, i-possess ng word na yon, i-prove, amen, kayang gawin ng Diyos. Oh, tignan nyo yung terminology ng prophet. Oh, bankrupt the heavens, oh, before he would let his word go defeated. He never made a promise that he can't keep. Sa sickness, I am the Lord. Heals all thy diseases. Oh, lahat ng mga promises, they are just promises in this life's journey. Kailan yan? Mga kapatid, kailan nag-start? Nung kayo ay tinawag ng Panginoon? Hindi po. Mula baby kayo, mayroon ng anghel. Sa tingin nyo, yung baby lang ang prinoteksyonan ng Panginoon? Even your mothers. Even your loved ones. For your sake. Oh, hindi man pare-pareho tayo ng buhay. Maaring sa time na yon, walang... may kakulangan yung nanay, may kakulangan yung tatay, somebody help them. Amen. Just for you to survive. Hindi kaya nakita ng Panginoon lahat yan? Oh. Binigyan tayo ng malinaw ngayon na pagkaunawa. Unti-unti, hindi pa nade-develop yung mga picture, who they were. Ang naalala natin, yung kwento ng tatay natin, kwento ng... yung tatay nyo pala kasi wala akong narinig na kwento sa tatay ko eh. Oh, iba naman na pamilya yung inalagaan niya, hindi naman kami. Pero salamat sa Panginoon, meron akong tunay na Father in Heaven. Diba? So yung kami, lumaki, yung mother namin, siya ang father namin, siya ang mother namin. So ganun pa man, nung una galit ako. Oh, muntik ko na baril yung tatay ko. Sa di nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam. Babariling ko na eh. Pero ayaw ng Panginoon na mabahiran yung aking kamay. Amen, just like David na nagkaroon ng bloody hands. Kasi kaya hindi siya yung nagtayo ng house of God na punta kay Solomon. Otherwise, hindi niya ako tawagin sa ganitong kalagayan. Amen. So saan tayo napunta? Naging nadala ako sa aking... Pero alam ng Diyos lahat yan. Of course, hindi ko sinusumbatan yung tatay ko kasi hindi naman mangyari yon. Maliban na kanyang pinahintulutan. Diba kung yung tatay namin siguro sa time na yan, hindi nagluko, kami lang, eh talagang magaganap na ako ay abogado ngayon. Diba? O kung hindi, because we have a good life at that time, o kung hindi nagkaroon ng aberya, abogado ako ngayon. Hindi ko alam kung isa ako sa nagtatanggol o tumutulig sa kay Duterte. 'Di ba? Pero salamat, abogado pa rin. Pero ang pinagtatanggol natin ay yung salita ng ating Panginoon. Amen. So lahat ng needs natin, lahat noon, kailan nakita natin from the very start of this natural life. Amen. Nandyan na yung anghel. Sabi ng prophet, and only the elect, amen, has an guardian angel. Question and answer, sabi ng prophet. Elect lang ang meron guardian angel. Amen.
Eh paano yung hindi elect? Merong angel pero hindi guardian. Yun ang nagtulak naman sa kanila upang maging lalong maging worse. Amen. But salamat sa Panginoon. Lalo ngayon natin na appreciate, amen, yung provision ng ating Panginoon sa ating life's journey. Of course, that was just the natural side o natural life. Now, doon sa Luke. Luke chapter 10, verse 38 hanggang 42. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Lord, yung kapatid ko, nagluluto ako, iniwan ako, ayaw nang umalis sa pakikinig. Amen. Di ba? Bid her therefore that she help me. Sabihin mo sa kanya, Lord, bakit kaya ganun? Pwede naman niya sabihin. Mary, tulungan mo naman ako rito. Doon kay Lord pa siya nagsumbong. Lord, sabihin mo naman kay Mary, samantalang si Mary nandyan, nakikinig. Amen. Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Ayan ang tanong. Pangit ba yung ginagawa ni Martha? Amen? Tignan nyo mabuti. Aba, nagluluto ng bulalo. Si Martha. Diba? Samantalang si Mary, nakaupo, nakikinig kay Lord, hindi natin alam kung naiinggit lang si Martha. Lord, sabihin mo naman kay Mary, maghimay naman dito ng panghalo sa bulalo. No. Meron lang gusto rito na ipahayag ang Panginoon. Ikaw, Martha, masyado mong inaalala ang maraming bagay. But one thing is needful. Isang bagay ay mahalaga. And Mary had chosen that good part. Napili ni Maria ang pinakamabuting bagay. Ano kaya yun? Yung makinig. At yan yung ginawa natin. Kung naging mindful kayo sa mga bagay ng mundo na ito, wala kayo ngayon actually. Amen. Di ba mga kabadin? Pero sabi ng Panginoon, mas napili ni Maria yung mabuting bahagi. Bakit? We know it. Faith. And you know what is faith? Faith is a revelation which shall not be taken away from her. Anong ibig sabihin? Hindi naman ibig sabihin na huwag na tayong magluto. Hindi naman ibig sabihin, hindi lang naman pagluluto yan. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo maghanap buhay. Kailangan pa rin natin, mga kapatid, pero bigyan natin, amen, ng attention yung mas higit na mga bagay. We know, hindi tayo pababayaan ni Lord yan sa natural things. Nabasa na natin.
Diba? You have the checkbook. He can bankrupt heavens for your sake. Pero sabi ni Lord, may higit pa. Naprinubayad ng ating Panginoon. Binigay sa atin at nakuha natin yun sa pakikinig. Amen. Na-receive natin, na-recognize natin sa ating pakikinig. At yun ang mabuting bagay na ginawa ni Maria. Now, sabi ng prophet, Martha was fixing his dinner. And Jesus said to her, Jesus said to her, "But Martha, you are so concerned about the things of life." What life? This natural life. And we know this natural life will fade away. Mawawala yan eh. Sabi nga ng Panginoon, ulitin ko po, makamtan mo man ang mundo na ito. Lahat ng bagay sa mundo na ito, mawala mo naman ang iyong kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa to begin with? It's your part, mga kapatid, that contacts God. Amen. Okay. You are so concerned about the things of life. Hindi ba yung sinasabi ng Panginoon na better thing ay yung life din? Life din. Pero anong klaseng life? Sabi niya rito, "But Mary has sought the better things." See? The things of eternal life. At ma-recognize mo lang ang things of eternal life sa pakikinig. Diba? So nakita na natin, mga kapatid, pre-provide ni Lord lahat ng ating needs. Mula kailan? Mula pagkabata. Even, na pag-uusapan natin dito, iningatan nga yung mga lolo, lolo ng lolo mo. Iningatan lahat yan para ikaw ay lumitaw in your age. Decreed season. Diba, mga kapatid? So lahat ng needs, i-provide ng Panginoon. Ngayon lang natin na-appreciate actually yan eh. Diba? And then, as we grow, iba-iba man, may tinatawag na mas magaan na pamumuhay. Meron din yung mas mahirap na pamumuhay, kayod marino, di ba? Oh. Habang pinag-uusapan natin yan, nakakapagbalik tayo sa ating mga alaala. Paano tayo namumulot ng kuhol? Ala. Maligo sa ilog, sabay pana. Swerte ka kung may mapana kang isda, may baon ka sa school. Diba? Iprito mo. Naranasan nyo ba lahat yung mga kapatid? Pag summer, kakalutkutin mo yung bukid. Pag may kuhol. Buhay yung kuhol. At mas masarap yung kuhol na ganun kasi walang kinain. That was our natural life. Which was full of struggles talaga eh. Ngayon, dumating ka sa punto, amen, na kung saan malaman mo kung sino ka, amen, maibigay mo ngayon yung full glory. Lord, salamat. Amen. Ako pala ay special. Ulitin ko po, hindi tayo pinabayaan ni Lord sa ating mga pangangailangan. Kanya-kanya tayong takbo ng buhay before. Diba? May nakapag-aral, may mga hindi nakapag-aral. Pagdating sa ating panahon na ito, hindi na sukatan. Diba? Lahat tayo ay queen. Mas matindi pa kay Queen Elizabeth. 90 plus na queen. Sabi ng iba, bakit kaya hindi namamatay yung queen? World War I, World War II, hanggang ngayon buhay pa.
anim na presidente na ng Amerika dumaan, buhay pa rin. Di ba mga kabadid? Pero mas greater yung nandito dahil hindi lang siya queen, royal queen ng Inglaterra, pero siya ay queen of heavens. Amen. Kaya pag na yan ngayon ang kumislot sa iyong kaisipan, mapapangiti ka na lang eh. Di ba? Nandun ka sa isang sitwasyon na parabang pinipiga ka na. Nandun ka sa sitwasyon na talagang nai-stress ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo. And then magfa-plus. Amen. Yung kapahayagan. Reyna ka? Hindi reyna ng angeles? Oh, queen of the universe. At yun ang na-receive natin. Oh. Paano? Narinig natin yung tamang salita. That is what I want to say. And we are so blessed to be here. Alam nyo mga kabadid, hindi tayo magmapuri. We are blessed to be here. Bakit? Amen. It's God Himself talking to us personally. And this is now the new covenant of God. And covenant is testament. Ba may nagtatalo hanggang ngayon? Hindi pa natapos-tapos. Isang linggo na talunan. Ilang covenants ba meron tayo? Oh, sabi doon, ang tatapang, ang gagaling. First, covenant, Old Testament, New Testament, at saka Third Testament. Oh. Sabi ko naman doon, nagsawa na ako, ang sabi ng prophet, ang Old Testament speaks of the masculine. New Testament speaks of the feminine or wife. Di ba? So saan mo ilalagay yung Third Testament? Di ba? So hanggang napagod na ako. Pero we should admit, mga kapatid, New Testament speaks of better things. At nandito tayo ngayon. At paano natin nalaman ito? Just like Mary. Si Martha masyadong busy sa mga bagay pertaining to natural life. Pero si Mary, mga kabadid, binigyan niya. Maari sa time na yon, nakikinig siya sa sharing ni Lord. Talagang ano, parang ano siya, nakakargahan siya. Oh. Oh. Hindi mix ah, parang yung diesel nakargahan ng gasolina. Amen. Talagang nare-receive niya yung mga bagay na nagbibigay talaga sa kanya ng comfort at that time. Amen. Now, sabi niya rito, now we also find in Hebrews, ilan na lang. Now we also find in Hebrews the 12th chapter and 24th verse that the New Testament, the blood speaks better things. And who is that blood? Sabi ng prophet, the blood, the church rather, is the blood of Jesus Christ by the Spirit. The blood is speaking. Then, she was hearing. But now, she is speaking. And that is what the Bible said. Wala siyang sasabihin maliban
sa kanyang mga narinig. Diba? John chapter 16 is speaking of the Spirit, the Holy Spirit of God. The blood is speaking. Then the blood has got a voice. And the voice of the blood is the Word. Of course, we know, made manifest. Hallelujah. That's what makes it, whether it's right or wrong, the Word is identified by the voice of the blood. The voice of the blood is the Holy Ghost. And that Holy Ghost or Logos is both masculine and feminine. That brings life. It is a life. And it brings life to the Word and quickens it. Magkaroon ng tinatawag na manifestation. Oh, paano nangyari yon? Una, narinig mo yung tamang mensahe sa iyong panahon. Because that seed, mga kabadid, ay hindi pwedeng makwiken kung ang maririnig niya ay message ni Luther. Because this is not Luther age. Hindi ito makukwiken sa pamamagitan ng Wesley's message. They are good. They are part. Pentecostal message. Ang magkukwiken ngayon in this day, sa elect ay walang iba kundi full Word. Amen. Full Word, mga kabadid. Ang magkukwiken sa bride in this day. Amen. Bakit? This is the fullness of time. Kaya hindi po pwede yung partial. Kailangan yung full Word, and it takes the full Word for the bride in this day to be quickened. Kasi rapture na eh. Going away na eh. Amen. Sure, the blood speaks. It speaks a better thing. Anong ibig sabihin? Mas higit pa sa mga bagay na kung saan dun tayo hinahatak. Diba mga kapatid? Doon tayo nadidiskaril. Pero salamat sa revelation na ito, minsan na nahahatak na tayo doon eh. Minsan nag-worry na tayo, nag-aalala na tayo. Hanggang sa bumabagsak na rin unti-unti yung balikat natin. But praise be to God. Amen. Nire-remind tayo mga kapatid. And that is the necessity of being here. Nire-remind tayo, yun ay mga temporal things of life. Amen. You have to concentrate on eternal things. Hallelujah. The Old Testament, the blood speaks of guilt. In the New Testament, it speaks of redemption. In the Old Testament, it spoke of death and sorrow. In the New Testament, it speaks of resurrection and life. It speaks of healing. It speaks of joy. It speaks of power. It speaks of life. It speaks of heaven. Hallelujah. Glory to God. And this New Testament is the covenant of God in bride form. Nandito na lahat eh. Diba? Amen. Hindi natin sinasabi na sa time ni Lord ay kulang. But in one sense, kulang kasi mga kabadid, nandito yung magpupuno. Diba? Ito na yung magpupuno. Itinago tayo. We know it already. Itinago tayo. Amen. Sa napakahabang panahon. Diba? Ang sarap ng halo-halo. Ba't napunta sa halo-halo? Diba? Pag yung halo-halo, nilalagay yung the best, ibabaw. Ice cream mo. Diba? Leche flan. You're so blessed. We are on the top. Nandun na. Diba? Biglang nakuha nyo ah. Sabi ng prophet in
other presentation, yung bunga ay wala doon sa puno, maliban kung langka. Yung langka, nasa puno yung bunga. Pero ang bunga ay nandun sa taas. Hallelujah. At nandito na tayo sa taas, mga kapatid. Glory, it speaks of heaven. This is like heaven to me. And that same blood that was shed upon the ground that called out after his dead brother, or called out after his brother that had been killed, that had killed him, the blood of Jesus Christ covers all of our sin and speaks peace and resurrection and power and life and healing and all the redemptive blessings that the blood was shed for. It speaks for us. Certainly, the blood speaks. So what it is? This is now our identification. At yun ay greater. So, balikan lang natin, i-prenubide ni Lord lahat ng ating needs in this life journey. Otherwise, wala tayo dito. Hindi tayo nag-survive. Pero prenubide niya lahat. And then one day, mga kapatid, hindi na pwedeng sumabay ang mundo. Maybe naturally they have more. We have less. Hallelujah. Pero glory to God. We have now those better things. We have now the best of the best. Amen. So ano pang hahanapin natin? Glory to God. Kaya hindi na pwedeng hadlangan ni Satan na ipakita natin yung joy sa kabila ng lahat ng ito na pinagdadaanan ng mundo. Meron ng sumisibol. Hindi natin ma-explain. Nakagalakan sa ating mga puso because we know we're going home. Hallelujah. Don't let Satan bluff us. Hindi ko sinasabi na nawala na si Satan sa sin. But he is now just a bluff. Sabi ng prophet, Satan has no more power. Ikot, Brother Kenneth. Satan has no more power. Only as he can bluff with it. Bluff na lang. Gusto niyang ideril. Gusto niyang sirain yung kagalakan na nasa ating mga puso. But remember, Satan now is just a bluff. Hallelujah. If he can bluff you into it, all right. You'll have to have it. But legally, he has no power at all. Legally, he has no power at all. So, why let Satan? You know, kung paano si Satan ay kontrolado ng Diyos, kontrolado ba? Right now, with that power, with that revelation, you control Satan. And not Satan control you. Amen? He is just a bluff. Amen. He has no power at all. Every power he had was taken from him at Calvary. That's where the price was paid. He is nothing but a bluff. If you want to listen to his bluff, well, all right. But you don't have to. You are free.
Amen. And you have now the power to control Satan. Kaya nakakatuwa yung testimony. Ilalagay ka ni Satan sa isang sirkumstansya na you have to ponder. You have to think. Pero salamat na may naririnig tayong kapahayagan dito. We know how to deal with Satan. Just like Martin. Satan, get thee behind me. Bakit? Si Lord man yung nagpakita. But because the revelation flows, mga kapatid, alam niya, wala pa sa rightful position. Same thing with us. Amen. Tayo yung nagmamaster sa circumstance. Hindi tayo dapat na ilalagay sa circumstansya na tayo ay dinidikdik hanggang sa ito-torture niya. Actually, mga kapatid, yung isip mo na tinotorture eh. Hanggang sa kung ano-ano nang iniisip natin. At kung aburido na yung pag-iisip ng tao, nakakagawa siya ng mali-maling desisyon. Oh, pag aburido na siya, ang dami nang dumarating sa kanyang isip, hindi na siya makakagawa ng sound decision. At minsan yung decision niya ay ikakapahamak na pala niya. Of course, we are so blessed dahil kailanman tulad ng ating nakita, hindi niya tayo pababayaan. Because why? Mali man yung decision mo, di ba, ibabalik ka pa rin niya sa tama. At gagamitin niya yung mali na yon para mapaganda pa, amen, yung kanyang gagawin para sa iyo. Amen? At mauuwi yung sinabi ng scripture, all things work together for good to them that love God. At yun, mga kapatid, yung revelation na yon ang nagbigay ng kagaanan sa prophet. Amen. Siya yung naunang nakakita, yun ang nagbigay ng kagaanan sa kanyang puso. And I do believe with all my heart, ganun din sa bawat isa sa atin. And this is the last quote I want to read. Sabi ng prophet, this was his declaration. And I believe it is also, mga kapatid, our inspiration. Kasi kung ano yung experience niya, ano yung dinaanan niya, ano yung naabot niya, yun din ang aabutin natin. Because why? He is a part. And he is identified with this bride in the last days. Sabi niya, at that time, I don't know where our Lord will lead me to. And that I have no control of. Or whatever he will have for me to do. But I am thinking at the end of the road where I must come. Merong finish line. Hindi yung dead end. I will say finish line because after that, merong new life talaga. Totally. Itong life's journey, may ano yan, may finish line. But I am thinking at the end of the road where I must come. And down along life's journeys, I have made so many mistakes. Like me. Like we are. That I am very sorry from my heart of because of, I guess, being human and in weakness and so forth causes a person to do things or say things that even act that they would not want to act otherwise. Minsan, hindi mo mapigilan din, nakakapagsalita ka, nakakapakita ka ng hindi tama sa kapwa mo. Salamat na binigyan tayo ng malinaw na kaunawaan. Kung paano tumingin si Lord, ganun din sa atin. Binypass niya yung tingin niya sa weaknesses of the flesh. And I will tell you, the groom is looking at me.
in my glorious condition. At meron siyang confidence sa akin while I was in this flesh. Glory. Amen. Alam ni Lord, ito yung finish line, nandun ako. Shouting victory. Hallelujah. Sa kabila ng mga weaknesses na yan, being human. But being the weakness of a human being, we have those times. And I will say, for us, even in these present times. Because we will commit mistakes as long as we are in this flesh. Hallelujah. If there's anything that has been in my heart to do, was to hear those words of our Lord Jesus at the end of this journey. May katapusan ba? Meron. At yun ang nakakagaan ng kalooban sa atin dahil malapit ng magwakas. Yung striving of this flesh, yung struggling of this flesh, malapit na yung kanyang graduation. Because after that, nakita natin, we will be changed from mortal to immortality. Hallelujah. I like these sayings. And at the end of the journey to say, it was well done, my good and faithful servant. Amen. Nagawa mo. Nagawa nyo. Amen. Hallelujah. I read Hebrews 11. Those were great men. Amen. Nabasa niyo Hebrews 11? Great men. Talagang binigay nila yung the best nila with the inspiration from the Lord. But saints, we have better things now. Sabi ni Lord, yun ang gustong marinig ng prophet. It is well done. Well done? What? May ginawa ba tayo dito na supernatural? Well done because we are faithful to this calling. Amen. Hindi tayo nag-alangan. Di ba mga kabadid? Hindi tayo parang nag-alanganin na i-identify who we are in this last day. Walang question mark. Di ba mga kabadid? We are sure. 100% positive to this calling. Sapat na yun, wala naman tayong ginawang supernatural eh. Amen. Ang supernatural lang mga kabatid na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao ay tungtungan niya, panindigan niya kung sino siya. Amen. Glory to God. And many times I have said, I'd like to have been standing there when he said, come unto me. But I did decide to hear it say, well done. Hallelujah. That I did not hear the voice in the original says, come unto me. Kulang. Diba? Yung tawagin ka ni Lord na come unto me, it is enough. Pero sabi ng prophet, mayroon pang higit. May dagdag pa yon na sasabihin ni Lord. Ano yon? Well done. Back in the times of the writing of the Bible, but I do desire to hear it says, well done.
And if anything, always I always wanted to be and desires of my heart to be was a true servant to Jesus Christ, my Lord and Savior. And I want my testimony to be clean, clear-cut. Anong ibig sabihin? We are not presuming, we are certain. So every promises, we are certain about it. But like Mary, amen, we choose that better thing. Ano yun? Yung mapakinggan. Amen. Especially, mga kabatid, sa time na kung saan it's no longer, you are no longer hearing from a man. The prophet said, you are no longer hearing from a man. It's a voice of a man, of course, but you are now hearing from the unfailing body word of the Son of Man. And that is what we are rejoicing with. Hearing the unfailing body word of the Son of Man. Amen. Saints, let's rapture now. Amen. Personally, in my heart, alam ko yung iba nabibigatan paminsan-minsan, no? Wala naman dito, hindi. Lahat tayo. But as God, in the beginning, saw that finish line. Me, as your brother, has seen it. And that's the reason why I can also say, well done. Salamat sa Panginoon. I know you feel the same way. Like me this morning. God bless you, Brother Chun. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe na yan na gusto natin laging naririnig, ano? Sapagkat ito ay kapunuan, mga kapatid, ng lahat-lahat ng ating pinagdadaanan, nagdaan, at to hear things like this, mga kapatid, ay nabubunutan ka ng lahat ng mga nakatanim dyan sa iyong isip o sa lahat ng bagay dito sa pagkataong ito, napaka biyaya ng Panginoon sa atin na hindi pwede itong maunawaan ng simpleng tao lang. Kasi why do we understand these things? Because there is something in us. Who is the real us? Kasi we really cannot understand dito sa flesh na to, sapagkat pagdating, lagi natin sinasabi, pagbaba mo dyan, worries all around, all over, ay hindi natatanggal dito sa flesh na to. That's the reason we need the change. No? At hindi niya makontain itong mga bagay na ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sapagkat only those that are or that have been separated, those separated people, yun lamang ang makakaunawa, yun lamang ang mag-e-enjoy sa mga bagay na ito.
At yun lang ang magbabalik ng pasalamat sa Panginoon. Lahat ay nakita mo ngayon, lahat. Lalo na yung simbahan ay 10% na, no? 10% na, pwede nang magsimba, kaya makikita mo lahat ay gusto nilang ipakita. Hindi ko alam kung kanino na sila ay may pananampalataya sa Panginoon. Ang totoong pananampalataya, mga kapatid, ay galing lamang sa real you, which is the Lord. Yun lamang. Outside of that, ay pakitang tao lang. Maging sino man sa lahat. Lahatin natin, lahat ng relihiyon, lahat ng mga bagay. Unless na tumating sa iyo yung pagkaunawa of who you are, mga kapatid. Kathang-isip lang ang lahat ng bagay. Kathang-isip lang ang lahat. Dahil ang totoong nanampalataya lang sa Diyos ay ang Diyos. Sapagkat siya lamang ang nakakaunawa sa mga bagay pertaining to God. Di ba, mga kapatid? So tayo, paglabas natin dyan, bilang tao, yung takot, puno ka niyan. Di ba? Sapagkat, lalo ngayon, alam naman natin na dinaya lang ang tao. Di ba? Yung sinend kong, kung naalala niyo, yung sinend ko si Bill Gates. Di ba? Ang isip ng tao, yun nga yung 666. Di ba? Although alam natin, yun ay papunta talaga doon, mga kapatid. But it's not. Di ba, mga kapatid? Sapagkat tinakot nila ang buong daigdig, mga kapatid. Patungkol doon sa, anyway, matagal na nating pinagpiestahan ang mga bagay na yun. Sabi nga ni Pastor kanina, beforehand, nasabihan na tayo ng lahat ng mga bagay na mangyayari. Basahin mo yung seven seals. Iyon na iyon, mga kapatid, ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Yung kaganapan na ito, mga kapatid. Kung saan ipinapakita ni Satanas yung sarili niyang mukha. Subalit, mga kapatid, ang bago mangyari ang lahat ng yan, there is a separated people na inihanda ng Panginoon. No? Inihanda ng Panginoon. And I am glad na we are one of those na kahit sa sarili mo hindi mo maiisip pa, paano nga ba nangyari na I am one of them? Di ba? But then, mga kapatid, it is really nice to know. It is really, lahat ay may babalik mo ang papuri, mga kapatid. No, one time, meron akong, alam natin, no, yung God, mga kapatid, is a great separator, na He separated light from darkness. Kung mababasa nyo yan sa chapter 1 pa lang ng Genesis, ang buong lahat ng mga bagay dito ay nasa kadiliman at let there be light, sabi niya, no? Let there be light, at nagkaroon ng light. Nung darkness pa lang, hindi niya sinabing, and God saw it was beautiful. Hindi mo babasang, and God saw that it was good. Pero nung i-separate niya yung light from darkness, and He saw that light, sabi niya, it was good. Alam mo, mga kapatid? Doon sa paghihiwalay niya ng light tsaka sa darkness, mga kapatid, He made sure that these two will have no dealing in any way. Tiniyak niya na doon pa lang, mga kapatid. Nasaan ba tayo doon pa lang? Doon pa lang, nandoon na tayo. Sa doon pa lang, mga kapatid, when He separated light from darkness, He made sure na hindi ka pwedeng salingin ng darkness na ito. Diba? Samantalang, mga kapatid, alam mo naman, wala naman talagang dealing ang sa natural eh. Kaya pagka kahit na maliit na paritan tawag dyan, di ba? Yung gasera, Tagalog pala. Pag sinindihan mo yan sa gitna ng kadiliman, napakaliwanag niya. Mga kapatid. At tumatakbo yung kadiliman sa kanya, sa kanyang harapan, mga kapatid. Now, therefore, mga kapatid, lahat ng perversion ni Satanas, lahat ng gawa niya, cannot harm the bride since the beginning. Since then. Nung i-separate niya, mga kapatid, doon, ito yung sinasabi ni Pastor kanina.
ang Panginoon talaga ay very, ang gusto niya lahat ng informasyon ay maibigay niya sa kanyang nobya. Noon pa lang, tiniyak niya na hindi kailanman magkakaroon ng dealing at ang lahat ng mga perversion ni Satanas ay makaapekto sa kanyang buhay. Now, malala nyo, death shall be the last thing to be conquered. Diba? Eh lahat naman dumadaan sa death, mga kapatid. But I mean, yung death na yan, mga kapatid, when you already realize, kasi lahat, maliban dun sa bride na mararapture, lahat idadaan ng death, mga kapatid. So, paano makamkong-kong-kong-kong? Paano makamkong? How can you conquer death? Ayun, English pala ako, mga kapatid. Alam niyo na, meron akong 50%, 50 ml na American blood. Diba? How can you conquer death, mga kapatid, when everyone na hindi kasama sa rapture, o yun nga iba, di ba, babangunin, but they experience to have death, to have died, mga kapatid. No? But what we are trying to say here, na i-conquer mo yung death, wala ka ng fear sa lahat ng bagay na yan. Diba? And you are walking, mga kapatid, na taas ang loob mo kahit kaharap mo sa Satan. Death, sabi niya, where is thy victory? Diba? Hindi kanya kayang i-hold, mga kapatid. Why? Salamat sa Panginoon. He have separated. But look, sabi niya, sabi ko pala. Alam mo, the reason why I write, may mga bagay na nakakalimutan tayo until ibalik ng Panginoon lahat ng pag-iisip natin na, tingnan mo nga, sabi nga ni Brother Edgar, isang linggo ka lang, huwag humawak niyan. Makakalimutan mo. Lalong-lalo na yung puro rayuman ng mga daliri mo, mga kapatid. Eh ako nga, hawak-hawak ko lagi. Nakakalimutan ko pa rin. Di ba, mga kapatid? Hawak, eh, kasi yung hawak ko ka lamang kasi, ayan. Hindi naman tumutunog kasi yung hawak ko. So, na mga kapatid, yung carnal mind natin, ha? Lagi yan, nakakontrabida yan eh. Ha? Itong sinasabi niya, eh bakit tinatablan tayo ng kahirapan at kung ano-ano pa, ng sakit, ng torture, di ba? Eh bakit? Tignan mo, from this very moment, yung ating flesh, nagtatanong na ganyan. Kasi mga kapatid, bahagi siya ng darkness na hindi niya nakikita yung separation na yun, mga kapatid. Di ba? But, yun ay gawa ni Satan na palagi nang nandyan. Di ba? That is carnal, mga kapatid. That is how Satan penetrates. Di ba? Doon, ano sabi ni Pastor kanina, tinuro niya. Mind. Therefore, when we have been separated from darkness, dalin mo yun, mga kapatid. Yun ang dadalin mo sa iyong paglakad. Darkness can no longer hold of me. Di ba? Eh, sa isip mo, ganyan, lagi. That is how Satan is penetrating, mga kapatid. No? And that's how another transition happens, no? Instead of good, napupunta tayo dun sa negative na bagay. Kasi mga kapatid, it has been declared, it has been separated from the beginning, the light and the darkness has been separated. Ngayon, kung mag-i-stand tayo, kaya nga tayo may sinasabi na tayo ay pabalik doon. Because na-experience nating lumakad dyan. But this is a different season, mga kapatid. This is a different time. Iba na tong time na to ngayon. Ibinalik na ng Diyos ang lahat ng bagay. Therefore, ibalik natin sa ating kaunawan, we are that light that has been separated. Nawala. Di ba, mga kapatid? Oo, kapag kaganyan, saan mo ilalagay maski katiting na ilaw at liwanag na yan? Because you are that light. Saan mo ilalagay ang darkness dyan? Saan mo ilalagay? That is the reason lagi natin sinasabi, you have the mind of Christ. Because that is very, very important. Di ba yan ang ang tagal natin nagpiesta dyan? Sapagkat yan naglagay sa atin sa grabing posisyon kung sino tayo. Yung mind ng Panginoon na yun. Di ba? Na mga kapatid, ibig sabihin niya, talagang kanina nakita nating napakaliwanag, si Satan hindi kanya pwedeng
salingin ng kahit anong bagay pa man. Diba? Ang nangyayari, kung bakit tayo nagkakaroon ng mga negative thoughts, negatibong bagay na nangyayari sa atin, no, mga kapatid, is instead of seeing that light, instead of seeing who we are, of course, we know, ang lahat ng bagay na to, alam na ng bride, mga kapatid. Pero mayroong kaligayahan doon sa ulitin natin kung malaman kung sino tayo at ang mga bagay na ito. Amen. Nagpapaboost ito ng ating moral at nag-tame sa lahat ng spirit ni Satanas na gumagambala. Di ba, mga kapatid? Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Instead of seeing, mga kapatid, instead of seeing, nasabi natin kanina, ibang panahon na to. Di ba, mga kapatid? Noong medyo nandiyan pa tayo sa hindi gaanong bukas sa atin ang selyo, yung mga bagay na alam natin, we look on the unseen. And di ba, mga kapatid? Kasi you should be looking on the unseen or else, mga kapatid, mananatili kang stagnant. Di ba? But this is another age. Outside of that ages, this is God. This is God, mga kapatid. This is light that had been separated from darkness. This is God manifesting, walking, eating, everything in this very moment. Ibang panahon na to, mga kapatid. Dati kung tinitignan natin, oh, sa dulo noon, wala nang lahat. Sapagkat nandun na aking group naghihintay. Mga kapatid, panis na yan sa ating panahon. Hindi ka natitingin doon. Titingnan mo kung ano yung kasalukuyan, kung sino ka sa kasalukuyan, ano ka sa kasalukuyan, mga kapatid. Diba? Na kinakailangan mag-manifest. Yung naghihintay talagang nakahanda na yan eh. Already been prepared. Pero who you are now, mga kapatid, ang nangyayari, we are still looking doon sa malayo. Samantalang nandyan siya sa malapit. Di ba? Iba na ngayon, mga kapatid. Yung noon, they are looking the greater things, sabi kanina. What is the greater things? Dito, sa'yo, sa panahon mo, ikaw. Lahat-lahat, ikaw. Di ba? Dati, why can they do things na sa pamamagitan na ng kanilang pananampalataya nakikita mo nagaganap? Because God above them is directing. Diba? Sa panahon ng old, nangyayari si Moses, sea divided by two, nabiyak ang dagat. Yung pananampalataya nila, because there is God na nagko-command, nagsasalita sa kanila. Now, dun sa New Testament, the New Testament, kita natin, yung mga patay bumabangon sa kanilang paglalakad lang. Diba lahat yan, mga kapatid? Why? Because God is with them. Kung wala sa kanila, aba, takot na yung mga disciples. Di na nila alam ang gagawin. Pag hindi kadikit ang Panginoon. Kadikit na nga, natatakot pa eh. But this is another age. The God that is above us. That was above. That was with man. Is in you now, mga kapatid. That is, grabbing ano yan, grabbing kaibahan yan, mga kapatid. Only if you should realize, di ba, mga kapatid, ang sabi ng prophet, kaya nga nagawa yan, all things are possible. Di ba? All things are possible na kanta. Why? There is no impossible thing sa God. Ano sabi ng quote? To you either. If there is no impossible to God, to you either. Because He is in you. Diba, mga kapatid? Dati, tinitingnan natin afar off. Oh, matatapos din ang lahat ng bagay na ito. Ngayon pa lang tapusin mo na. Kasi iba na to, mga kapatid, yung Diyos na narito nga. Lumakad ka na, meron kang
clear understanding sa lahat ng bagay. Diba? Kung alam mo positibo lahat yan, oh. Kung alam mo negatibo lahat yan, oh. Wala namang magagawa yan sa iyo, mga kapatid. Diba, mga kapatid? We are not of this earth. Now, mga kapatid, we have been translated sa lahat ng mga mensahe niya na pinigay sa atin. That's why the power comes naturally, very naturally, no? Sa atin, mga kapatid. Now, tingnan natin sa 2 Corinthians. Hindi pa pala ako nagbabasa. 2 Corinthians 10, verse 3 to 5. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Do we? Now no more. Because we have heard. Because we know that we have been separated. Therefore, this part of the earth, mga kapatid, kaya mo siya. Diba ano sabi? The body will obey your confession. You are light and then no darkness can harm you. Diba? We do not war after the flesh. Ang tingin natin dyan dati kanina, dati, isa, hindi naman yung taong kalaban mo, kundi yung espiritu. Eh, yung espiritu nasa tao. Diba? Paano yun? Espiritu ni Satanas, nasa tao, kagaya lang ng espiritu ng Diyos na nasa iyo. Eh, sinong kalaban mo ngayon? Tagayin mo nga espiritu? Lumampas na tayo dyan, mga kapatid. We do not war on flesh because we know this will be changed. At sinabi nga sa atin, ang greatest enemy you've got, is yourself. Diba? For the weapons of our warfare are not carnal. Yung carnality na to, lahat ng bagay na flesh na to. No? But mighty through God, to the pulling down of strongholds. Pull down the strongholds. Casting down imaginations. Every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Lahat ng bagay na sumusulpot sa'yo na against sa knowledge of God. Na nasakop ng kadiliman, mga kapatid. Diba? Yan yung mga nagpo-pull down sa atin. Yan yung mga umahatak sa atin, mga kapatid. As I've said na, this is a different age. This is a different bride now. Kasi, yung lagi nating sinasabi, ang salitang bride ay palasa. Sa Kapampangan, ang palasa, patunaw na. Palasak na. Di ba? Patunaw na. Pag-iba na. Palasak na yung rugo. Oh, yung balemi, palasak na yung rugo. O ano ibig sabihin nun? Pag-iba na. Sa Tagalog, yung palasak, laganap. Oo. Diba? Parehong tama. Yung palasak, mga kapatid, ang salitang bride na yan. Kasi there is a certain bride, mga kapatid, na nakakuha ng mind ng Panginoon na to na lahat ng bagay sa patungkol sa light ay nasa sa kanya. Not maliban doon, mga kapatid, doon sa mga aalis na yun na kukunin ng buhay. Na nakatalaga sa buhay na kukunin ng Diyos. Maliban doon, palasak na yung iba. Pag-iba na. No? Kasama na. Anong klaseng covenant sila? Kung gusto nila, Third Testament pa o kung ano. Doon sila. Ngayon yung salitang bride sa Tagalog naman na palasak, lahat nagkiklim. But there is a separated light. Merong nakahiwalay, mga kapatid, na siya ang buhay. Na siya yung nakahawak sa buhay, at siya yung nagbibigay buhay, at siya yung buhay. Diba? Iba yun, mga kapatid. See, casting down imagination and everything against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. See? That is darkness, mga kapatid. Trying to get in. Trying to get in.
ibig sabihin wala talaga siya sa in. Ibig sabihin wala talaga siya sa iyo. But he is trying to come against you and in you, mga kapatid, sapagkat ikaw ay light. Pagka maliwanag ba, kahit nasa gitna ka ng dilim, kita ka ba? Na? Pag maliwanag ka, nandoon sa buong kadiliman, kahit may reflector ka lang maliit, kita ba? Di ba? Si Satan, alam niya kung sino ka. Kaya nga, mga kapatid, he wants to get in para padilimin ang mga bagay na yan. But, from the beginning, God separated light from darkness. He made sure na si Satan, hindi siya pwedeng mag-penetrate sa'yo. He made sure, mga kapatid, now, mga kapatid, yung mga nagagawa natin sa isip na yan, mga kapatid, lahat ng tao, pare-pareho lang tayo ng pag-iisip. Sabihin mo, Jehovah's Witness, Iglesia ni Manalo, Baptist, lahatin mo na, maski satanista. Ang tao, pare-pareho lang ng pag-iisip yan. Kailangan akin to. Kailangan ako to. Kailangan ganito. Kailangan ganyan. Puro ako. Diba? Yan ang tao, mga kapatid. But God made sure you will not be affected. Because there is a real you in you. Diba? Yun ang makikita mo. Lagi natin sineseparate yan eh. Lagi natin sineseparate every gatherings, mga kapatid. Nakikita natin at naririnig sa pagpitong ito na pinagpala ng Panginoon Diyos. Na separated yan eh. But then, mga kapatid, hindi siya mapatay-patay. Lagi siyang bumabalik sa'yo at tinutorture yung kaisipan mo, mga kapatid. Diba? Sino nag-iisip? Yung fake news na ikaw. Diba? Pero ikaw din yun. Diba bago magkaroon ng mga fake news, nasasabi na dito sa pulpit yan. Dito, na-open na lahat sa atin yan. Anong sabi? Subukan mo yung kapitbahay mo, sabihin niya lang na, ay, alam mo ba si ganito? Nang hold up ng bangko. Lahat ng tao sa paligid mo maniniwala. Lalo na may pumaradang mobil ng pulis. Diba? Hindi naman pala ikaw ang pinuntahan. Oh, diba? Fake news. Bago dumating yung fake news sa COVID na yan, laganap na yan. Ay, alam mo ba, Kika, kaya mayroong mobile na huminto dyan. Hinuhuli si Baldo. Ha? Yan pa lang si Baldo na yan. Blah, 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 blah. Ay, ganun ba? Aba, paglabas mo pa lang sa pinto, yung mga kilay nakataas na sa'yo. Mas mabilis pa, mga kapatid. Ha, diba? Ganun kagrabe ang COVID na to. Ganon kagrabe si Satanas. Diba? Tinakot ang tao. Kaya tayo, being the light, huwag kang magpapadala sa takot na yan. Alam mo namang tinakot lang ang mundo eh. Takot na takot tayo, mga kapatid. Samantalang, ang totoo, ang populasyon ng mundong ito, wala pang 10% ang namamatay sa COVID. Mas marami abortion. Mas marami ibang sakit, mga kapatid. Pero bakit dinideclare nila sa Amerika, mga kapatid? Yan ang grabing mag-fake news. Dahil yan ang tatago ng lahat eh. Walang magawa si Trump kasi, mga kapatid, kukunti lang si Trump at ang kanyang galamay. Iba ang nagpapalakad ng US. Kumbaga dito, hindi tayo nag-aano sa politika. Kumbaga dito, yung mga dilaw, maraming mga sabi-sabing ganyan. Marami. Sa US, ganun din, mga kapatid. Kung bakit maraming mga record ng COVID patients affected, mga kapatid, sa US, kahit naririnig niya, totoo naman, yung mga hospital, walang laman. Pero makikita mo sa listahan, grabe, libo-libo ang mga affected ng COVID sa US. Bakit? Ayaw na tumanggap ng hospital dun eh. Lahat ng sakit na i-declare nila, idinidikit nila sa COVID, mga kapatid, no? Idinidikit nila sa COVID. Bakit? May bayad. Isang patient na may COVID, pag pinatay nila, sabihin COVID, $60,000 ang bayad sa hospital.
Ang galing ano po. Dito ganun din mga kapatid. Aba. Kaya nga lagi natin sinasabi, bakit? Ang dami-daming pasyente. Walang gamot, pero gumagaling. Oo, di ba? Paano? Kasi lumakad ka lang dun, gumanong ka, narinig ka ng nurse, dok, ganito si ano, inuubo, pupuntaan ka. Lista ka na agad ngayon. Lista ka na agad. E normal na ubo lang yun. Gumaling ka, gumaling. Isa. Di ba? Hindi naman tanga ang mga takot, ang mga tao, hindi tanga. Pero takot. 'Di ba? Pero takot. Kung magpapadala ka diyan, mga kapatid. 'Di ba? Wala yung power na naturally lumalabas sa atin. Hindi ka mamamatay sa sakit na 'yan. Mamamatay ka sa takot. Bakit? Alam mo yung mga karamihan na mamatay? Atake. Bakit? Natakot sila. Patay. Naatake. Ididikit sa COVID. Mga kapatid. Aba. Minsan dun. Namatay. Sinabi COVID. Pala napakulang pala. Natetano. COVID. Now sa Galatians 5. Grabing manakot, no? Grabing manakot ang kaaway. Pero tayo, mga kapatid, because we are the light, kapag ka ikaw ay light, kagaya ng lagi nating sinasabi, dumating ka dito as light, di ba? Bride, light, mapamoon ka man, o mapasan ka man ngayon, mga kapatid, meron kang liwanag na daladala. Saan ka nakakita ang buwan na walang liwanag? Tama. Anong buwan? January, February, March, April, May, June. Pero kaya siya tinawag na buwan, meron siyang lesser light bukod dun sa sun. Light siya. Lalo na pag sun, mga kapatid, ang lumitaw, daladala niya yung liwanag. Totoong liwanag yung mga rays niya, talagang umiinit at nakapapaso sa tao at sa lahat ng bagay. Ngayon, pag dumating siya, may liwanag, hindi ka napapaso, drawing lang yun. Drawing lang yun. Mag-drawing ka ng malaking araw dyan, napakaliwanag, tapos dumikit ka, hindi ka mapapaso. Kasi drawing nga. Pero ikaw, naliwanag. Since from the beginning was separated, inalis mo yung darkness eh. Diba? Yung natural na liwanag mo nandyan. Praise the Lord. Hallelujah. Mukhang hindi na naman ako matatapos. Salamat sa Panginoon. Now, this I say then sa Galatians verse 16, chapter 5. This I say then, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Is that right? Or is that correct? Maliwanag eh. That is right. No, that is correct. Magulo yung English talaga. Yes, that is correct. Pareho lang naman ang ibig sabihin. Pero no. Diba mga kapatid? This I say then, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ayan mga kapatid. So, what are the lust of the flesh? Darkness. Diba? Lahat ng mga bagay na hindi ayon doon sa light. Lust of the flesh. But we look to where we are now, who we are now, and what we are now. Yun ang importante mga kapatid. Yung isineparate ng Panginoon na nandirito ngayon, wala siyang darkness. Walang darkness sa kanya. Diba? Now, if you walk sa flesh, yun ang darkness. Dahil itong flesh na to, mga kapatid, wala itong ginawang magaling. Kung hindi ang gusto nito mga kapatid, yung nasa niya lang. Di ba? Nasa akin 'yan.
nasa atin yan. Lahat ng nasa gusto niyan. Oh, sana nasa akin niya. Lahat ng gusto niya, negatibo mga kapatid. Lahat, puro against the light. Di ba pag against the light, yung litrato mo blurred? Oo. Kasi against the light ka eh. Madilim ang ipoproduce niya. Now, if we walk sa pamamagitan ng flesh na yan, kaya nga sabi niya, walk in the spirit. Kapag nag-walk ka sa flesh na yan, mga kapatid, ano yun? Anong kakibat ng flesh na yun? Anong nararamdaman ng flesh na to, brother offering? Rayuma. Anong nararamdaman? Di ba darkness yan? And we were not created para dyan. Ano nararamdaman ng laman na to? Ano nararamdaman ng kaisipan nito? Sinabi na ng Panginoon, you were healed by my stripe. Pero maya-maya, ano tawag doon? Papalpitate ka. Di ba? Pag naramdaman mo na yun, aba, kung ano-ano na sasagi sa isip mo, mga kapatid. Di ba? But then, that is walking in the flesh. Kasi, we are old enough. We are matured enough to know who we are. Ano bang mas pipiliin mo? Yung bahagi mo na natatakot o yung bahagi mo na kaalam ng lahat ng bagay sa Panginoon? Di ba mga kapatid? Ano ba naman ang cellphone na ito? Lagi na mamatay. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one the other, so that ye cannot do the things that ye would. Diba? Ano sabi niya? Hindi mo daw magawa ang magabagay na dapat mong gawin. Ano yun? Walk in the spirit. Walk as the light of the world. Walk as if you have everything in you. Bagamat di mo nakikita. Lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon. Di ba nasa iyo yan? Come on, saints. Anong sabi ni Pastor kanina? Sabihin mo kung ano yung nasa Diyos, nasa iyo din yan. Di ba? Pag sumakit ang ulo natin, may takot na agad tayo. Naku. Pagka binaril ako, diretso cremation na to. Aba, sinong hindi matatakot dun? Di ba? Why? Because we walk in the flesh. We are saying reality, mga kapatid. Lahat ng narinig natin dito is real, mga kapatid. So, we should not be fulfilling the lust of the flesh. Bakit? Ang Diyos nandyan eh. Ang Diyos nasa iyo eh. Ang Diyos will back up everything you say. Whatever you claim, mga kapatid, it is God talking. Ang sabi natin, ibang panahon ito ngayon. Hindi ito basta bride lang. Hindi ito nagsasabi na bride ako, ano ngayon? Yun ang lagi natin sinasabi. Bride ako, ano ngayon? Wala kang liwanag eh. Hindi ka separated sa darkness eh. That's the difference, mga kapatid. But when you walk not after the flesh, but after the spirit, doon lahat magmamanit sa mga bagay nito. After all, this starts our going away. Amen. When you know who we are, na lagi nating naririnig, that is knowing the light has been separated from darkness. Pagka ganun, wala talagang darkness, mga kapatid. For the flesh lusteth against the spirit. And so ye cannot do the things that you would. No, ayan na si Satanas uli, mga kapatid. Di ba? Si Satanas uli yan. Pipigilin ka niya. Ihilahin ka niya. Huwag mong gawin niya. Di ba? Anong sinasabi ni Satanas? Sa flesh na to. Talaga bang kami Diyos? Talaga bang ako'y Diyos? Alam mo naman yan eh. Pero once, mga kapatid, na meron kang hinihiling, meron kang sinasabi, hindi matupad-tupad, nagsisimula na si Satanas diyan. Na hindi mo
Hindi mo makuha-kuha kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung ginugusto mo. But then, sinasabi nga natin, why not give the Lord the chance, mga kapatid, to manipulate you? After all, she is you. He is she. Pala, I mean, kagulo-gulo na. But you still understand. Diba mga kapatid? Doon siya nagsisimula again. Ulit. Look what David did. Sa 1 Samuel 17. You know the story. 38 to 40. Tingnan natin. Yung si David, mga kapatid, walang makalabang kay Goliath. Tagalog. Kapampangan ba yun? Tagalog, Goliath? Goliath. Meron ako mga kasama doon sa trabaho, mag-ama. Maliit lang sila. Pero lalaki ng mga katawan. Ang tawag sa kanya, Goliath. Yung sa tatay niya, ang tawag, Berdugo. Kasi lalaki talaga nila, mga kapatid. Now, alam niyo yung kwento, di ba? Si David, lalaban kay Goliath. Napatulala ang lahat ng tao na kapaligid. Ha? Ano yan? Kuting lang yan. Kuting? Lalaban? Siyempre mga kapatid. Pero si David, nakatingin siya kung sino siya. Nakatingin siya dun sa kung anong kayang gawin ng Diyos. Sapagkat alam niya, lahat ng ginawa niya, mga kapatid, ay gawa ng Diyos sa kanya. Manlalaban ang kanyang mga alaga. Simpleng-simple lang napatayin ni David. Malaking katawan si David. Ganda lang sinya sa... Malaking katawan si David. Siguro mga kalahati ko. Grabe. Malaking katawan si David, mga kapatid. Kaya nga hindi siya magustuhan, pinipili, di ba? Ha? Yan ba? Ay, kuting nga ang tingin. And Saul armed David with his armor. Sa verse 38. Dahil siya maliit, verse 38 ng ano, verse Samuel. Samuel. Dahil walang gusto lumaban eh. So si Saul, maski ayaw niya, napipilitan na siya na ilaban si David dun. Sige na nga, payag na nga ako. Binigyan siya ng mga armor, ng mga baluti, yung mga parangga dito, mga kapatid. Eh, malaking katawan ni David. Ang binigyan niya, sayad. Paano siya paano niya magagamit niyo? Sayad na eh. Oh. Binigyan siya ng espada, mas malaki pa sa kanya, mga kapatid. Pagsuot doon sa takas, tumusok hanggang doon sa lupa. Mahaba eh. Hindi nakatanim na doon sa lupa. Hindi na siya makagalaw. First Samuel. Samuel, brad. Wala ba tayong Book of Samuel dyan? Ha? 1 Samuel. Sige, ano lang, pasahin ko na. And Saul armed David. And Saul armed. Yan araw mo saan? Yan. Ha? Wala? Chapter 17. And Saul armed David. R-E-M-R-R-M-E-D. Yan. David. Hala. And Saul armed David. Yan. 17:38. Tama, ano? And Saul armed David with his armor. Yung kanyang armor. And he put an helmet of brass.
ako, nagmotor ako isang araw, mga kapatid, eh, tingnan mo naman yung ulo ko, pagkalit-lit. Hindi nga bagay sa katawan ko eh. Nagsuot ako ng helmet, ang laki ng helmet. Umiikot. Andito dapat yung mukha eh. Umiikot. Ganyan. Preno agad ako, nagulat yung kasunod ko. Kanang preno uli. Agad, sabi niya. Wala akong makita. Andito yung mukha ng helmet eh. Dapat eh, small size lang eh. Mga patid. Parang ganun, ang sinuot na armor kay David. Paano niya makikita? Paano makikita si Goliath? Maski malaki pag umiikot yun. Ang bigat pa. Parang imagine mo, ang bigat na mga nilagay kay David. Ang bibigat, mga kapatid. So, hindi ka makakagalaw na mabuti. Hindi mo aayos na mabuti, mga kapatid. Ang talagang para sa ang dapat na sandata para sa laban na yun. At hindi iyon ang dinisign ng Panginoon na gamitin laban kay David. Diba? Sabi niya, and Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also, he armed him with a coat of mail. Meron pa siyang coat, mga kapatid. Mabigat. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. Diba? Paano ka pupunta sa gera na hindi mo subok ang lahat ng mga sandata na yan? Samantalang si David, sanay siya, mga kapatid, na salita lang ng Diyos ang kanyang dala. Madalas tayo mabigo, mga kapatid. Dahil meron tayong mga sariling armor. Oh, armor car, kung ano-ano, mga kapatid. Madalas tayong mabigo sapagkat lumilisya tayo dun sa liwanag. At ang dinadala natin ay kadiliman, mga kapatid. Ano? Brother, yung kadiliman ba yan? Helmet of safety, PPE? Kadiliman ba yan? No, mga kapatid. You cannot prove God until you have those things. Tama ba, mga kapatid? Paano makakagawa ang Diyos kung gusto mo siyang tulungan? Diba? Pansinin natin, mga kapatid. Everything has been done and made by His word. By our word. By your word. That word is still here, mga kapatid, is so powerful as it is na nasa iyo. Diba? Anong ilalagay mo dun para tulungan? Ang nilagay ni Satan doon para tulungan, na-i-block niya si Eva sa pamamagitan din naman ng salita eh. Diba? Anong sabi niya? Talaga ba? Talaga ba? Di nga. Kanya, ginanya niya si Eva. True to life? O, ganun ang tanong ni Satanas. O, makikita mo ngayon, oh, talaga ba? Magsalita ka ng tungkol sa Panginoon. True to life ba yan? Lalo na ngayon, mga kapatid, na sinasabi natin, we have been translated, mga kapatid. This is transition na sinasabi ni Pastor. Na tayo, mga kapatid, ay nasa panibagong landas, yugto, mga kapatid, ng lalalapit nating pag-alis. Sapagkat hindi ka pwedeng pumasok doon, hiniwalay nga, di ba? Yung liwanag sa dilim. Hindi ka po pwedeng pumasok doon sa liwanag kung dilim ka. Anong makakadikit doon? Liwanag lang din. Ano nangyari kay David? Tinanggal niya lahat ng ito, mga kapatid. Dahil alam niya, hindi ito uubra. Hindi ko subok yung mga yan. Diba? So, ang sabi niya, and David girded his sword upon his armor and he essayed to go. For he had not proved it. Ayaw niya. Hindi niya subok yan eh. And David said, tayo, nasubok na ba natin ang Panginoon? Maraming beses. Kaya lagi natin sinasabi, maraming beses. Pinagaling ka na sa lagnat mo? Patuloy ka na papagalingin.
pinakamahalaga, niligtas ka niya? Di ba? Nakita mo bang niligtas ka? O see? Yan ang sasabihin ni Satanas sa'yo. Nakita mo bang niligtas ka? Oh, hindi nga. Totoo ba? Talaga ba? Oh. Gaganoon kasi na ni Satanas eh. Ba't din mga kapatid? You prove what God has done. Sa pamamagitan mo, mga kapatid, sa pamamagitan ni David, ng kanyang pananampalataya at alam niya, hindi niya kailangan yan, na-prove ng Diyos ang kanyang sarili. Ngayon sa'yo, pinuprove ng Diyos ang kanyang sarili sapagkat ikaw ay buhay, ikaw ay light, mga kapatid. Diba? So sabi niya, I cannot go with this. For I have not proven them. And David put them off him. Subukan mong lumaban na ang daladala mo yung sarili mo. Kahit nasa tama ka, mga kapatid, mali ka. Subukan mong sumuong sa isang mga kaguluhan. Suungin mo. Kahit tama ka, mga kapatid, tatamaan ka. Mapapasama ka. Because hindi mo maipuprove yan sa iyong sarili. Unang-una, hindi mo kailangan yan. Pero anong ginawa? Manalangin ka. Sabihin mo, ang dalhin mo, yung liwanag na true to life sa'yo, na yung talagang ikaw, na kagaya ni David, yung subok mo. Yung subok mo. Sapagkat maraming beses nating nasubukan ng Diyos. Di ba? At hindi siya nagbabago. Yun ang dalhin mo, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, kaya nga, yung power comes out naturally sa atin, di ba, Pastor? Whatever you feel, whatever happens, whatever circumstances you are into, Lord, ganun lang eh. Napakadaling manalangin, mga kapatid. Kasi yung panalangin natin ngayon, hindi na yung iiyak ka doon sa sulok, Lord. Iiyak ka. Tatawagin mo siya na parang wala siya sa'yo. Hindi na ganun, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, you just declare. Because why? Kaakibat nun yung pananampalataya mo eh. Kung hindi ka ganun, nasaan ka? Kung hindi ganun ang panalangin mo, anong klase ang nakuha? But then now, Lord, ginawa mo na yan dati. I know you will do it again. Diba? That's why we say, I am better than yesterday. Why? Because that is really true. We are always getting better day by day. Diba? And he took off his staff in his hand and chose him 5 smooth stones. Yun lang pala eh. Yun lang pala eh. Alam niyo ba kung anong stones to? 5 stones? Alam niyo, di ba? Sino yun? See? Us. The 5 bold. Us. Not a certain individual or whatever. Lagi natin naririnig yan sa ating pastor. You belong to the 5 bold. Hallelujah. Smooth. Diba? Kung ikaw may kalabang ka bilang natural, mga kapatid, may kalabang ko, kukuha ka ng bato, ibang bato mo sa kanya, kukunin mo yung mga baku-bako. Para pag tumama, mas masakit. Babakat ng gusto. Mag-iiwan parang, hindi lang bukol, may sugat yung bukol. Diba? Pero siya smooth. Kasi merong ibang ipapahiwatig sa atin to eh. We are doing anything in a smooth way. We are saying everything in a smooth way. Bakit mo lalagay, sabi kanina, bakit mo ilalagay sa sirkumstansya ang iyong sarili na maha-high blood ka? Diba? Let God do it for you. Why? The real God is in you, mga kapatid. No? So, choose him 5 stones, smooth stones out of the brook
and put them in the shepherd's bag. Lagay mo yung 5 stones na yan sa iyong kaisipan, sa iyong puso. Yan ang palagi mong kukunin, mga kapatid. Yan lagi mong lalakaran. Yan ang sandata mo. Ano yun? To be calm always. Di ba? Ano bang circumstance mangyari sa iyong paligid? Alam mo, you are confident, mga kapatid, na God ay nandiyan. Ano sabi kanina? Hindi mangyayari ang mga bagay na ito kung hindi ipinahintulot ng Diyos. Di ba? At kaya niya ipinahintulot ito para umuwi na tayo. Para in totality o overall, mga kapatid, ay ma-realize mo talaga kung sino ka at yung power na naturally nasa iyo will come out. Di ba? Ano sabi ni Pastor kanina? Name it. Sakit. Ano? Lahat-lahat. Darkness yan. Kaya kanya bang hawakan? Eh wala siyang bahagi sa'yo? Walang bahagi si Satanas sa'yo? Darkness? Di ba? Hindi pwede siyang dumikit sa liwanag. Mamamatay siya. Di ba? Darkness, lagyan mo ng paritan. Mawawala yung darkness. Hallelujah. No wonder Paul could say it's a perfect sign by a perfect weakness. Ito na lang, mga kapatid. Last na to. No wonder Paul could say it's a perfect sign by a perfect weakness. Wala ba dun? That's ano? Research? No wonder Paul could say. Wala na rin dito. Perfect strength? When they was building a block. Yan. Iba eh, no? Iba. Iba to. When they was building a block to chop his head off. Yan. He said, oh, death. Halos pareho. Sige. Basahin ko na lang 'to. Yung naka-prepare na para mapugot ang kanyang ulo, no? He said, "Oh, death, where's your sting?" Sabi natin kanina, ito si Paul, napagtagumpayan niya yung death, Bakit? Wala siyang takot sa death. 'Di ba? Tayo napagtagumpayan natin yung death. Kasi yan yung last enemy na igagapiin, yung death. Paano mo napagtagumpayan, mga kapatid? Sapagkat meron kang assurance sa iyong sarili, alam mo, you will never taste and see death. Because you have that eternal life. Di ba? Sabi niya, oh death, where is your sting? Show me where you can make me squirm and scream. Grave, where is your victory? And you think you'll mold me out there? I'll point you to an empty one over there. Tinukoy niya si Kristo eh. I'll point you to an empty one. Nung namatay si Christ, nandun na tayo. Napagtagumpayan niya, di ba? Surely, we will never see death. Sabi ni Pastor kanina, I see one thing left, but the going away. Doon tayo pinupunto eh. Nakita mo yung admonition niya nung bandang huli, mga kapatid? I saw the line. Nakita ko yung borderline, yung line ng life and death, yung line ng darkness at saka death. Alam mo tawag doon sa line na yon? Ha? Hindi ko alam. Borderline.
kung saan, mga kapatid, natawid ka mula dito sa dilim, liwanag. But there is light above the evening, about the evening time na nagsishine ngayon. That is connecting light. Connecting light and darkness. We are the connector eh. But totally separated from this darkness, mga kapatid. The reason we are here is to give that light sa iba, mga kapatid, na makaka-recognize nun. Now, sabi niya, I'll point you out to that empty one over there and I'm in him. See? He'll raise me up at the last days. Nakita. A defeated enemy, the royal seed of Abraham. Now, natural seed could not point to that. See? Itong buhay na to, itong laman na to, di ba? Natural seed could not point to that. Walang makikita itong laman na to. But the royal seed can. So, choose. Nasa sa'yo yan. Are you going to bring yourself doon sa gusto ni Satanas? Di ba? We are here, mga kapatid, sapagkat ipinakita ng Diyos ang lahat ng bagay na ito. At alam mo kung sino ka ngayon, which is the most important thing. Di ba? Choose. Conquered already. Conquered already. Kailan to? Sabi, ang tanong ni Pastor ganyan, kailan to? Dito lang bang panahon na to? Dito lang ba? Di ba? Ano sabi niya nga is, baby ka pa lang. Baby ko. Meron ka ng angel dyan, nag-aalaga sa'yo. But before there was a baby to come, mga kapatid, di ba? He had already conquered. He had already separated you from this darkness. Bakit? Ikaw yung light eh. Darkness cannot hold you. For he has gone before us and conquered every gate for us. Kailan to? Just before he separated light and darkness, Genesis. And God saw that it was good. Kasi pagka hindi niya sineperate yun, nakita niya mga tao, ang mangyayari, lunurin ko na lang uli ito. Sunugin ko na lahat ito. Pero hindi. Simula pa lang, you had been separated. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Conquered everything for you. So what are you here for? Mga kapatid, now, after 2,000 years, He stands in the midst of us, mighty conqueror. After 2,000 years done, sabi niya, He stands. After 2,000 years, ha? 2001, nandito ka. He's standing. Sino yun? You. Diba? He stands in the midst of us, mighty conqueror. Sino yung mighty conqueror na yun? You. The mighty conqueror, not only he did conquer sickness, see, kasama yan eh. But this cannot hold of you. Meron pang mas malalim dyan sa sickness na yan. Sickness sa flesh, alam natin, pagagalingin ka ngayon, tatlong araw ay ang ka na naman. But the sickness, mga kapatid, yung great sickness is to go to hell. Yun ang pinagaling sa atin, mga kapatid. He conquered that. He conquered temptation. What's that? Darkness. Gusto na laman ito. Matempt siya lagi. He conquered every enemy. He conquered death. See? He conquered death. So therefore, yung death is really dead. Right. Diba? He conquered hell, the grave, and rose up again. Nandiyan. And she will go anytime now. Praise the Lord. Sorry to take you too long, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. At kanina ay nagtatanong si Brother Noli para daw kay Brother June, ano daw yung tawag sa pagitan ng dilim at liwanag?
Yun, sinagot mo rin, borderline. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Amen. At napakaganda yung mga binubuksan ng ating Panginoon. Dati, bilang tao, tayo ay takot sa kamatayan. Hindi lang dahil sa baka walang pamburol sa atin, walang gagastusin, kundi hindi tayo tiyak sa ating destinasyon. Pero salamat sa Panginoon sa kapahayagan na ito, hindi na tayo yung takot. Yung kamatayan na yung takot sa atin. Amen. Ayaw na ng kamatayan. Sumuko na yung kamatayan sa atin. You know, that's hard. That is hard to claim. Pero tulad ng aking sinasabi, we are always positive. Hindi lang naman yung death of the flesh ang death eh. Sabi ng prophet, yung death of the flesh, if you are a Christian, hindi yung tawag death. Yung tawag ng Panginoon, islipet. Pero ang tunay na death ay yung eternal separation. You're separated from God. So tayo ngayon with this revelation, ang ganda kanina, hindi na tayo natitinag. Hindi na tayo na a-upset. Hindi na tayo na shaky sa mga bagay na nangyayari. Amen. Just like David, sabi ng prophet, yung kaharap niya, mga kapatid, hindi po ordinary yun. Sinalarawan ng prophet. Kung yung mismong picture o yung katayuan ni Goliath, bahala na kayo. Yung balikat niya, ang lapad niyan, 12 feet. Ikaw, Brother Joed, ilang kaya sa'yo? 1.5? Laki. Ang height niya, sabi ng prophet, ay 14 feet. Yun na yung kanyang description eh. Wala tayong magagawa. Prophet yun eh. 14 feet. Ako, 5'7". Ang laki nun. 14 feet, sabi niya. Could you imagine? Yung laki niya na yun. Diba? Kaya ang susi lahat nito ay yung bato. Hindi po yung batong nilulunok. Di po ganon. Sabi ng prophet, yung bato na yun na makinis ay revelation. Rock of revelation. At yung bato na yun, 5 actually, nabinggit na sa atin, 5-fold ministry, na ang 5-fold ministry ang magbibigay ng faith. And sabi ng prophet, that faith is a revelation. So, anong revelation? Revelation of who you are. Alam na natin, upon this rock, sabi ng ating Panginoon, I will build my church. What rock? Bago niya banggitin yun, tinatanong ng Panginoon, ano ang pagkakilala sa Son of Man? Di po ba? Sabi ni Pedro, thou art the Christ, the Son of the living God. Sabi ng Panginoon, blessed art thou, for it is not flesh and blood that revealed this to you, but my Father which is in heaven. Anong sabi ni Lord? Upon this revelation, who is this Son of Man, I will build my church. So yun yung foundation ng true church. Yung revelation kung sino yung Son of Man. Yung revelation kung sino kayo sa huling panahon na ito. Yun lang ang makaka-defeat kay Goliath. Hindi po yung man-made ideas. Hindi po yung, sabi nga kanina, binanggit din ng prophet kung ilang kilo yung armor. I forgot kung ilang kilo yun. Siyempre talagang gaganon si
ano ba to? 'Di ba? Dito pa lang sa sinusuot ko, talo na ako eh. 'Di ba? Yung espada niya sayad sa lupa. 'Di ba? Yung helmet niya, 'di ba? Imbes na dito na yung mata, ang na pati ilong takip, hindi na siya makahinga. So salamat. Alam nyo, simple lang na paglalarawan. Pero lahat na iyon ay tinutukoy tayo. Tandaan po natin, si David ay pangwalo. Pangwalo sa magkakapatid. Oo, tayo ngayon ay nasa pangwalo. So yung ministry na iyon ay tumpak na tumpak. O yung ministry ngayon ay tumpak na tumpak sa kung ano yung ipinakita ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni David. So tayo po ay pansamantalang magtatapos for our break. Amen. At tayo ay tulad ng nakaraan, mas maaga yung start natin para mas maaga tayong matapos. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Awitin natin yung walang katapusan. Malawak itong walang katapusan. Ka.
Salamat, Lord, sa patuloy na pagpapahayag mo ng iyong mga salita, Panginoon, sa iyong mga pangako. Nang lahat ng ito, Lord, ay iyon ang binibigyan ng buhay sa pamamagitan ng iyong nobya sa huling panahon na ito. At kami, Panginoon, ay napakapalad dahil ang lahat ng ito ay amin ng unti-unting nararanasan. Bagamat paminsan-minsan, Panginoon, kami, Lord, bilang tao ay nakakaramdam ng kabagabagan, nakakaramdam ng pag-aalala. Ngunit salamat na higit ang nasa aming pagkataong loob na siyang nagbibigay sa amin ng comfort, nagbibigay sa amin, Lord, ng lakas, nagbibigay sa amin, Lord, ng higit na kaunawaan anong mga bagay na magaganap sa aming mga unahan. I pray, Lord, na patuloy ang bawat isa na lumakad sa lakaran na iyong inilatag, bawat isa sa amin, at kami, Panginoon, with faith in our hearts, ay nakakasiguro na aabot sa dulo ng landas ng buhay na ito. At Lord, amin nang makakamtan ang kapunuan ng iyong mga pangako sa amin. Kami, Lord, ay pansamantalang maghiwa-hiwalay. Dalangin ko, Lord, ang patuloy na pag-iingat mo sa mga kapatid namin na uuwi. Nawa, Lord God, sila ay makauwi ng payapa. At patuloy, Panginoon, na tumuntong at humawak sa iyong mga salita. Sa mga kabatiran namin, Lord, na nasa kanilang mga tahanan, dalangin ko, God, na patuloy na ipagkaloob mo, Panginoon, anuman ang desire ng kanilang mga puso, sapagkat, Lord, ikaw ang nagsabi, ang aming desire ay bawang mga bagay na ayon sa iyong sakdal na kalooban. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa sa lahat ng aspeto ng pagpapala. At we know for sure, Lord, mamayang hapon, sa pagpapatuloy ng aming gawain na ito, ikaw muli, Lord, ang siyang magpuno sa bawat isa ng mga pagpapalang inilaan mo sa amin sa buong maghapon na ito. Gamitin mo, Lord, ang aking mga kapatid na bahagi ng ministeryo na iyong itinalaga sa maliit na iglesia na ito. Maraming salamat, Lord. Patuloy din na pagpalain mo ang mga kamay na patuloy mong ginagamit upang masuportahan ang ministeryo sa dako na ito. Maraming salamat sa iyo, Lord, namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Pasasalamat, Lord, kung merong kahilingan, hindi na banggit, hindi na sambit ng mga kapaliran. Dalangin ko, God, na ikaw ang tumugon sa lahat ng ito ayon sa iyong minagaling, Panginoon. Maraming salamat. We give you back all the glory, thanksgiving, honor, praises, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. God bless po sa bawat sa mga kapatid.